So, welcome back for another video. May follow-up video po agad tayo doon sa conversion natin ng G-Credit to Cash via Own Bank. Some of you, dami yung nagtatanong bakit hindi successful sa inyo, bakit hindi working sa inyo. So, syempre may sagot po tayo dyan. Of course, ipifix natin yung mga error na yan. Napaka-minimal error lang po niya. So, bakit nga ba? So, aware naman po kayo kay CIMB Bank, di ba? Si CIMB Bank po is legally po na convert po ng G-Credit to Cash. Pero, si CIMB Bank po is meron siyang minimum amount to cash in, which is 5,000 pesos na ngayon. Ganun ka-high amount yung nire-required niya sa minimum amount to cash in niya. Tulad po kay CIMB Bank, si Own Bank po ay may minimum amount to cash in na rin po. So, unlike kasi sa CIMB Bank, malalaman mo kung magkano talaga yung minimum amount to cash in niya kapag in-enter mo, mag-i-error o hindi siya mag-proceed. Pero dito kasi sa Own Bank, wala siyang parang pan-notification. Kung si CIMB Bank po may minimum amount to cash in na 5,000, si Own Bank po ay may 500 pesos po na minimum amount to cash in. Ang baba lang po, di ba? So, ang baba lang po ng nire-require ni Own Bank, which is kayang-kaya po natin ito. So, dati po, si Own Bank is, ang minimum amount to cash in niya is 100 pesos lang. And ngayon naman, nagtaas siya ng konti, pero reasonable pa yun, napaka-affordable lang, di ba? 500 pesos, what is 500 pesos? So, I hope dito lang talaga siya magbe-base, no? So, therefore po, yung 500 pesos below na amount na ika-cash in natin, kaya hindi natin nakikita yung reference number po ni DragonPay is dahil po, may nire-require na nga po si Own Bank na minimum amount to cash in. So, para maintindihan nyo po, itatry natin yung minimum amount to cash in at yung 500 pesos below na kinakash in natin, kung ano po yung pinagkaiba, kung saan po tayo magiging successful, kung paano po natin ma-fix yung error at maging successful yung pagka-cash in natin. So, open po natin tong Own Bank. So, i-click po natin tong cash in. Then, i-click po natin tong online bank or e-wallet. So, after this, so baba lang natin, hanapin po natin si GCash. Kasi dito po natin ipapadaan. Click natin yan si GCash. And, enter po natin yung amount na ika-cash in natin. So, try tayo ng 100 pesos ha. So, next po tayo. So, kung mapapansin niyo po, nag 110 pesos po siya kasi si Own Bank po ay nanghihingi ng charge na 10 pesos na standard po. Then, sa baba, enter lang po natin tong 6-digit PIN natin to continue. Then, after this, click lang natin yung next. Then, wait lang po natin. So, magda-direct po tayo sa GCash wallet. Ganito yung itsura niya ha. So, i-click natin tong next. Then, enter natin yung OTP na sinend po ni GCash sa atin. As usual po na ginagawa sa GCash wallet cash in. Yan. Then, next po tayo. Click natin tong next. Then, yung PIN ko, 4-digit PIN ko sa GCash. Then, next ulit tayo. Then, ito yung lalabas. Wala kasi akong balance sa GCash, kaya not enough GCash balance yung nakalagay dyan. Alam ko, some of you, nagka-cash in kayo dito ng below 500 pesos. So, ito po yung reason kung bakit hindi kayo successful and wala pong reference number. And nakikita nyo kanina, parang nagdiretso nga siya sa GCash wallet. So, kapag ganun po yung scenario, is hindi po talaga yun magiging successful. And hindi nyo po talaga makikita yung reference number pag ganun po yung scenario. So, wala naman pong mali sa nagiging process nyo. Kaya alam ko, pag ganun po ang nakikita nyo, ibig sabihin po, may nire-require po na amount na minimum to cash in si Own Bank. So, itatry po ulit natin itong 400 pesos ha, kasi ang required minimum amount niya nga kasi is 500 pesos. So, magtatry ulit tayo ng 400 pesos para makita nyo na ganun pa din yung itsura and ganun pa rin talaga yung process. Magdadirect pa rin po siya sa GCash wallet natin, which is hindi po siya magiging successful. But let us try this again. Balik po tayo sa dashboard ni Own Bank. Then, i-click po natin ulit yung cash in. Tapos, click natin itong e-wallet. Then, ganun po ulit. Hanapin natin si GCash. Yan. Baba lang po natin to. So, ito po si GCash. So, click po natin yan. Then, fill up po ulit tayo. So, try po natin itong 400 pesos ha. Kasi below 500 kasi yung tinatry ko. So, 400 pesos ang itatry po natin. Then, after this po, click natin itong, enter natin itong PIN sa baba. Then, next tayo after this. Then, wait lang po natin. Ayan, so, ganito po ulit yung itsura niya, ganito po yung scenario. Ibig sabihin po, pag ganito po yung nakikita nyo, hindi po successful yung process nyo, mali po yung process nyo, hindi po ito magpo-proceed pag ganito yung scenario. So, tinry ko ulit para makita nyo na ganito nga po yung kahihinat ng kapag below 500 pesos. So, balik tayo sa dashboard ulit ni Own Bank. Click po ulit natin to si Cash. Si Cash in po and itatry po natin yung 500 pesos na amount na. So, click natin tong Cash in. Then, click ulit natin tong e-wallet. E-wallet. Then, ulit, baba tayo. Hanapin po natin si GCash. Yan, si GCash. Ito po si GCash. So, click po natin yan. Then, enter po natin yung 500 pesos na.
And meron po siyang charge na 10 pesos kaya magpa 510 pesos po siya. So again, confirm natin. Ayan, nag 510 po siya. Then enter lang po natin yung PIN sa baba, yung 6-digit PIN. Then next po tayo after entering the PIN. So next po tayo. So, ito po yung lalabas. So, pag ganito po yung itsura, ibig sabihin po na sa tamang process kayo kasi may nakita na po kayong reference number ni DragonPay. So, kanina po hindi natin nakita yung ganun. Pero ngayon, successfully, meron na tayong nakitang reference number. And bago po tayo mag-proceed, i-click po natin itong How Do I Pay para makita niyo po yung process or guidelines nito. So, piliin daw natin to si Bills pag nasa GCash na tayo. Then, click po natin si Payment Solutions. Then, yung biller po natin is si DragonPay. Then after this, fill out natin yung form. Then after that, magre-release ng resibo. Then balik po tayo sa reference number. So ang gagawin po natin ngayon sa reference numbers, of course, kokopyahin po natin. Merong square box dyan na maliit. So yan po yung pipindutin natin para makopya natin yung reference number. So click po natin yan para makopya natin. Then copied na po. Link po na tayo sa aking GCash. Then, dito po sa aking GCash, click po natin dito si Bills. Susundin po natin yung instruction kanina ha. Then, si Payment Solution po, yun po yung i-click natin. Then, dito na po tayo sa mga billers. Then, dito po sa may taas, type lang natin si DragonPay. Then, i-click natin pag nakita na natin si DragonPay. Then, fill up natin po yung form na nandito, which is 510 pesos po kasama yung charge ni Own Bank. Then, may 10 pesos po pong charge si DragonPay na additional dito ha. So, standard po nila yan. Then after this po, dito na po tayo sa reference number. I-paste lang po natin yung kinopya natin kanina doon sa Own Bank. Then yung contact number, of course, mahalaga yan. Then after this, click lang po natin yung next. Then makikita natin yung payment source na si GCash Wallet tsaka si GCredit. Of course, si GCredit yung pipiliin natin. Next po tayo. Then ko-confirm lang natin yung details dito kung okay na po tayo dito. Then magre-release na po sila ng resibo. Then mag-i-inform din si Own Bank through text messages na successful lang daw po yung ating pagka-cash. And of course, punta tayo sa Own Bank dashboard. Ayan. Kung makikita nyo po, pumasok na dito yung kinashin natin na 500 pesos. So, maganda po dito, wala pong cash out fee to. Kaya, click po natin tong transfer. Then, dito po, pipiliin po natin si bank or e-wallet account kasi dito nga po natin ika-cash out. Then, click po natin tong select bank or e-wallet. Then, ito yung lalabas. Then, pipiliin po natin ulit po si GCash. Si GCash lang po yung pipiliin natin kasi dito nga po natin ika-cash out. Then, fill up lang po natin tong form, yung account number sa GCash. Then, sa baba, yung personal or company name, yung pangalan natin sa GCash. Yan po yung ipi-fill up natin dyan. Then, after po nito, click po natin tong... click lang po natin tong next. Then enter lang po natin tong amount na ika-cash out natin, which is isasagad po natin ng 500 pesos kasi free of charge po siya, wala po siyang fee. Then after this, click lang po natin tong transfer. Then click po natin tong own basic account. Ayan, pipiliin po natin yan. Ang payment method kasi natin is galing dyan. So yan po yung i-click natin. Then after clicking that, pabalik tayo. So enter po natin tong PIN sa baba, yung 6-digit PIN po dyan. Then click po natin yung next. Then processing po siya. Then transfer successful na po tayo. Then balik po tayo sa dashboard ulit ni Own Bank. Yan, dapat magsi-zero na yan kasi na-transfer na po natin. So of course, punta po tayo sa aking GCash account para makita natin kung nandun na ba talaga siya. So pumasok na po siya, punta po tayo sa transaction. Ayan, meron na po akong na-receive na 500 pesos galing po sa Own Bank. So confirm po na si Own Bank ay may minimum amount to cash in na 500 pesos. Gladly pa din na we are lucky pa din kasi 500 pesos lang, di ba? Unlike kay CIMB Bank na ang tatas talaga ng amount na ginump nila para ma-require nila yung minimum amount to cash in, which is yung iba hindi na talaga kaya. So si Own Bank is reasonable pa rin yung minimum amount to cash in, kayang-kaya, and makakonsider pa rin natin na pangmasa pa rin itong minimum amount to cash in ni Own Bank. So again po, may minimum amount to cash in po si Own Bank. Kaya po sa mga nagka-cash in below 500 is hindi nyo po talaga makikita ang reference number. So I advise mag-cash in po kayo dito ng 500 pesos up para makita nyo po yung reference number ni DragonPay and maging successful po yung ating process dito. So yun lamang po, I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong itong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe, and click yung bell button para update
updated po kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Patuloy po ako mag-update sa inyo time to time. Thank you for watching this video. Bye!